Ito naman po mga bossing ko, ang ating luya. Ito po, pwede kang pumilas ng ganito, mga bossing ko, yung may kuntil. Or pwede rin naman yung mga ganito, magbiak ka lamang. Huwag nyo itatapon yung mga ganito, mga bossing, kasi mentras natutuyo ang luya, mas nagiging maswerte po yan, lalo na sa pera at saka pantaboy ng mga kamalasan. Ngayon, kahit malit lang nito, mga bossing ko, pwede na po yan. Or kahit ganito lang, oh, ilagay nyo po ito, mga bossing ko, sa ilalim ng inyo pong unan. Kung kailan nyo ito mapapanood at parang ikaw ay nasa mood at ikaw ay naniniwala na mababago ang takbo ng inyo pong pamumuhay, bukod sa inyo pong sipag at tiyaga, ay maglagay na po kayo. Pero kung ikaw ay hindi naniniwala at gusto nyo lang itry, at ikaw yung tipo ng tao na napaka-negatibo, na iniisip nyo pa lamang na, nako, baka ito hindi totoo, yung ganyan, nako, huwag ka nang gumawa. Dahil hindi rin po matutupad ko naman ang iwi-wish po ninyo. Dahil kailangan kayo po ay may positibong pananaw sa buhay na iniisip ninyo, ay gagawa ko nito para ako'y swertihin. Ayun, yung mga ganun mga bossing, yan po ay nag-a-attract ng kaswertihan, ng pagiging positibo. Pero kung ikaw ay nagawa, tas nasa isipan ninyo, nako, hindi to totoo, hindi ako suswertihin dito, pero gumagawa ka, may mga taong ganun mga bossing, kaya i-stop nyo na, huwag ka nang gagawa at huwag rin manunood ng mga pampaswerte dahil baka kumaga maiyamot ka lang at kawikaan po ninyo ay masayang yung inyong oras sa panunood. Ayan, kaya kailangan mga bossing positive lamang. Ngayon pa mga bossing, o siya, subukan nyo po itong gawin, mga bandang 6:30 or kaya po ay alas 7, kayo po ay mag-ano po dito ng maliit lamang na luya. Tapos mag-wish po kayo. Ang mga wishes po ninyo, huwag nyong gagamitan ng sana. Kasi once na ito ay may sana, hindi po natutupad mga bossing. Kasi pag may sana, parang alanganin ka pa, parang 50-50, parang negative pa rin po yan eh. Kasi may sana. Kaya kailangan lagi nyo nasabihin, magkakaroon ako ng maraming pera. Walang sana. Ganon, direct to the point. At naniniwala ka na mas gagalingan ninyo, masisipagan ninyo, kaya walang imposible kung kaya't kayo po ay magkakaroon ng maraming pera. O baka sabihin po ninyo, eh bakit ganon, gagawa pa ako ng pampaswerte? Eh magsisipag rin pala ako. Siyempre, mga bossing, ganun talaga. Kailangan po kayo po ay magsipag, lalo na kung ang inyong problema ay pera, lubog sa pagkakautang. Kasi, mga bossing, kung kayo po ay isa sa mga gawa lang ng gawa ng mga pampaswerte, bili lang ng bili ng mga pampaswerte, ay baka ikaw ay maiyamot kung walang swerteng dumating, lalo na sa pera. Pinagtatrabahuhan po yan. Kaya lang may mga pagkakataon na masipag ka naman, madiskarte, pero lagi pa rin walang pera, lagi pa rin minamalas, ay siya. Diyan papasok ang mga pampaswerte. Para wala ka ng pagkukulang, tuloy-tuloy ang pasok ng swerte, gamitan nyo po ito ng gantong mga pamamaraan. Mag-wish po kayo ng walang gamit na sana, direct to the point, magkakaroon ako ng negosyo na dito na ako yayaman. Yayaman ako at magiging matagumpay, magkakaroon ako ng napakaraming pera. Ganon ang mga pag-wish ng walang gamit na sana, direct to the point. At pagkatapos mga bossing ko, ibilad ito sa sinag ng araw hanggang alas 8. Matapos ang alas 8 ng umaga, ay ilagay nyo po ito sa ilalim ng inyo pong unan. Pagkatapos, lagi nyo ugaliin na magkakaroon ako ng maraming pera. Yung mga magagandang salitain, mga pangarap, yan po ay lagi nyo ibubukas sa bibig. Pero huwag nyo na munang sasabihin sa ibang tao kasi nakukontra mga bossing, nauudlot. Yan na yung swerte, naudlot pa mga bossing. Yung halimbawa ay ganito, halimbawa, ahente ka ng lupa. Pagkatapos, meron kang kausap nung umaga, bibili na kinabukasan. Ngayon, sa sobrang saya ninyo, i-chinika nyo na ito sa iba. Huy, may bibili na ng lupa, ganyan, magkakaroon ako ng pera, ganyan, ganyan. Ngayon, yung nakausap ninyo, hindi nyo alam yung takbo ng isipan. Pangiti-ngiti siya, oh, talaga, ganyan. Pero sa isipan, huwag sanang mabili. Yung mga ganon, nakukontra, may nananalangin ng masama, or kaya nakukontra nga po, nauudlot. Kinabukasan, or sa gabi pa lamang, may nag-message sa'yo, may tumawag. Sabihin na, eh, nako mare, pasensya na, hindi nagustuhan, nagbago isip. O siya, naudlot na ang inyo po mga pinapangarap. Yung mga ganon, kaya sikreto nyo na lamang. Kapag gagawa ka rin ng ganito, sikreto lamang. Pero ugaliin ang pagsasabi ng mga magaganda. Tapos, yung mga pangit na nagaganap sa atin, ipagdadasal nyo lagi sa mahal na Panginoon. Para ma-release ko ano yung mga nagpapabigat ng inyong kalooban, iiyak nyo po yan kung anong problema po ninyo. Dahil ang mahal na Panginoon ay makakatulong po sa inyo at gagabayan po kayo at hindi ka pa machichismis. Sige, i-chika nyo po yan sa iba. Nako, lalo ka mape-pressure, lalo na pag may dumating sa inyong chismis na naiba pa ang istorya. Maiiyamot ka lang, mapapaaway ka lang. Kaya isikreto nyo na lamang mga bossing. Tapos yung mga ganito, ugaliin nyo po lagi ng pagsasabi ng mga magaganda. Yaman ako at magiging matagumpay. Yaman po kayo mga bossing. Basta tiyaga-tiyaga lang mga bossing ko.
Ngayon pa mga bossing, kung kayo naniniwala at nais nice po itong gawin, asya mga bossing, good luck bossing ipo lahat.